Hindi na lang diploma, pati ba naman test the certificate. Pinepeke na rin ngayon. Arestadong isang nag-aalok niyan. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. 13 taon ang construction worker si Vince Leviste. Kahit malawak na ang karanasan, pangarap pa rin daw niya magkaroon ng national certificate mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Labis po huwag may ganun kasi hindi ka na mahirapan mag-apply. Pero merong ibang tila gusto ng shortcut sa pagkuha ng TESDA certificate. Sa Cotabato City, inaresto ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng mga pekeng TESDA certificate. Ibinebenta raw ito ng suspect na si Dato Simeon Lauban sa halagang 3,500 pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang kanyang panig. Nag-over nga po tayo dun sa pekeng in situ test certificate. Base na rin po sa investigasyon natin as yung suspect po natin ay nagtatransact through online. Sabi ng TESDA, dumarami raw ang mga nagbebenta ng pekeng TESDA certificate dahil hinahanap ito ng employers sa mga aplikante, lalo na sa abroad. May mga websites at social media pages na raw ang napasara nila at kinasuhan matapos isumbong sa National Telecommunications Commission, NBI at DICT. Kaya muli nilang paalala sa publiko, hindi nabibili ang national certificates. Public documents yan. It is owned by the government, the certificate. So that's falsifications of public documents na merong karampatan na penalty yan at kulong. Pwede rin daw itong mauwi sa disgrasya. Baka nag-apply ka ng crane operator, peki pala yung NC mo. Paano kung rumagasa sa mga public areas yung mga minamaneho mong bus or cranes or heavy equipment or nagwe-welding ka, hindi mo alam yung voltage just because bumili ka ng peke pa sa makapagtrabaho ka lang, nasunog mo yung factory mo. Madali rin daw maberipika ng employer kung peke ang NC o hindi sa pag-check sa TESDA website. Kaya wala raw saysay na bumili ng peke, lalo na kung makakakuha ng scholarship sa TESDA kung saan libre ang pag-aaral at assessment at may iba pang benepisyo. Halos lahat daw ng TESDA learners ay may national certificate at karamihan sa kanila ay nakahanap daw ng trabaho. Sa mga gusto mag-aral ng TESDA courses, pwedeng i-check ang website ng TESDA o pumunta sa mga tanggapan ng ahensya o sa mga partner na eskwelahan. Sakaling may madidiskubreng nagbebenta ng pekeng NC, pwedeng isumbong sa hotlines ng TESDA. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.